Why is it difficult to forgive? Why is it difficult to receive the gift of Christmas, which is peace? Yan po ang ating pag-aaral ngayon, accept yourself and others. At kung ano ang kinalaman nito sa ating kapayapaan, because this is the way of Jesus. Dear God, thank you for who you are in our lives. Thank you for this extension of life today. And thank you for all the things that you've given us, not only to survive, but also to enjoy life. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Hugasan niyo po kami at gawing karapat-dapat dahil sa inyong paglilinis. Maging karapat-dapat kaming lumapit sa iyong harapan at manghahas humingi ng pagpapala. Wala kaming patago sa iyo, O Diyos. Tangi ang pag-ibig niyo ang aming pinangahawakan at ang mga pangako niyo na kami inyong bibigyan ng mga kailangan namin sa buhay. We hold on to your promises, O God, and we ask you to bless us right now. May your words be our medicine, our food, our light, our guidance, our inspiration. Enable us to see you, to hear you. Teach us to obey. Father, we thank you, asking you to bless even those people who are not with us right now. Bless them in your very special and personal way. And may your mercies abound, and as we grow in the knowledge of you, may we become more and more like your Son, Jesus. We thank you. We honor you. Sit on your throne of power and glory and dispense wisdom and blessings to your people. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. What is the gift of Jesus? The main gift of Jesus to us is peace. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Ang centerpiece po ng mga katuroan ng Panginoong Jesus tungkol sa kapayapaan. If you're going to analyze a major theme of the Lord's messages, it's about peace. Kaya siya nagpagaling ng mga may sakit, kaya siya nagpalaya sa mga masasamang espiritu, kaya siya nagtuturo ng lahat ng magagandang asal ay para sa ating kapayapaan. He wants us to have a heart that is untroubled, unafraid, unruffled. But how can this happen? When the Lord was born, angels came down to earth and sang glorious songs. Luke 2:13 to 15. Suddenly a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to whom on whom his favor rests." Isang uri ng kapayapaan ang ibinibigay ng Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. But this peace is not for the whole world, not for everyone, but for select individuals. The gift of peace is efficient for all, but not efficient for just anyone. Ito ay kasya sa lahat ng tao, pero hindi nagiging epektibo sa lahat. Kasi merong dapat gawin ng tao para tablan siya ng kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. And the way of Jesus to peace is to accept yourself and others. Gusto natin magkaroon ng kapayapaan na yan, gusto natin matahimik ang buhay, pero paano ba yun nangyayari? Dapat matutunan nating tanggapin ang ating mga sarili at ang ating kapwa. First, discover your wholeness and that of others. Isang malaking kasinungalingan, kulang ka, mali-mali ka, giba-giba ka, sira-sira ka, is a lie when people are raised up to think that they are missing so many things in themselves, that they are damaged, and that they are nothing but a wreck. Genesis 1:27, so God created humans to be like himself. He made men and women. So men are complete, women are complete, people are complete. They're whole, buo, hindi kulang. Essentially, hindi kailangang bawasan o dagdagan kasi napakaganda ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. In spite of the much talked about imperfection, in spite of the sins we commit, we are wonderfully made. The foundation of the way we were created, the very foundation and frame of our being is wonderful. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well.
So pinupuri daw nitong mga awit ang Diyos sapagkat ang pagkakalikha sa tao ay sobrang maganda, kahanga-hanga. At lahat ng ginagawa ng Diyos ay kahanga-hanga. There are two troubles, and we'll call them now troubles A and B. Trouble A is about us. It's about me. Trouble A comes when we consider ourselves incomplete. Nagsisimula ang gulo pagka ang trato mo sa sarili mo ay kay kulang. Trouble comes when we reject and do not accept ourselves. Yan ang malaking gulo. Pagka hindi mo matanggap ang mga sarili mo, tinatanggihan mo, tinatatwa, pinapalayas mo ang iyong sarili. When you deny and reject your genes, your looks, your unique giftedness and talents and circumstance and reality, trouble begins. Pero laging ganyan ay tinuturo sa atin ng lipunan, maging ng relihiyon. Kulang ka, mali ka, marumi ka, sira-sira ka, giba-giba ka. While up to a point that might be true because of sin, but the very foundation and frame of the human being as created by God is wonderful. Trouble comes when we forcefully change ourselves to suit misapplied standards and oppressive expectations. When you're always made to conform. Nakikita ninyo sa kahit sa mga subject sa schools, may mga subject na scientific, may mga subject na creative, may mga subject na physical tulad ng PE, may mga subject na naka-incline sa mga numbers, meron naman sa mga social skills. Iba-iba ang kakayahan ng tao, kaya merong iba yung may favorite subject, merong hindi nila masyadong favorite, merong mataas ang grade nila sa subject na yun, merong hindi dito. Bihira naman yung ang taas ang grade mo sa lahat. At yung mga taong matataas ang grade sa lahat, sa school, kadalasan sa practical life, doon naman sila medyo deficient. Sa love life ko minsan, saksakan ng talino sa school, pero pag dumating na sa pag-ibig, di ba? Parang walang alam. Kanya-kanya tayo ng specialties na ibinigay ng Diyos. At hindi mo dapat sinusukat ang sarili mo sa specialty ng iba. Hindi mo dapat kinukumpara ang sarili mo dahil lagi ka lang magiging kulang. Trouble comes when you depend on other people and other things to fill us up. Pag laging kulang ka, ang iyong pagtingin sa buhay, ang mangyayari ngayon, sasandal ka at aasa ka lagi sa mga bagay at sa mga tao para ka laging maging kumpleto. At pagka lagi na ikaw ay naniwala ng naniwala, na kulang ka talaga, wala kang kwenta, hindi ka karapat-dapat, what will you do all your life? To strive to be liked, to be accepted, to be praised, to be admired, to find your value in how other people measure you. Sa simula pa lang, it's headed for disaster. Kung nagsisimula ka pa lamang sa buhay mo, nang iniisip mo na agad, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganon, kailangan mo umasa kay kuya, kay ganito, kay ate. Dahil kulang at kulang ka, ano mangyayari? Lagi kang naiinggit, lagi kang manilibugo, lagi kang kulang. Sabi nga ni Shakespeare, desiring this man's art or that man's scope, with what I most enjoy, contented least. Lagi mong hinahangad yung talento ng iba, galing ng iba, yaman ng iba, at hindi mo makita yung mabuti tungkol sa iyong sarili. So ang lagi mo na lamang hinihingi sa mga tao, come into my life, change me, complete me, fill me, make me whole. At yan ang fantasy ng romance. When a girl is made to feel that she is nothing but a missing rib that has to be found. When a man is always to be made to feel that he has a missing rib that he has to find to complete him. As we have always emphasized, union in marriage makes you one with somebody in a partnership. But even before that partnership, even you don't have that partnership, you are one, you are whole, you are not one half. Yan ang fantasy ng romance and sometimes yan din ang fantasy ng religion. No? Nakalahati ka lang. No, nilikha ng Diyos ang tao buo. Kahit si Adan, nilikha niyang buo. Sabi lang ni Lord, it's not good that he's alone. Sabi ka ng kasama para mag-enjoy. Pero isa siyang taong buo. Hindi niya kailangang umasa sa ibang tao para sa kanyang pagiging buo. Anong nagiging bunga pagka tayo ay laging umaasa sa iba? Dependence. And dependence brings about addiction. Kaya yung mga taong emotionally weak,
mai-inlove sa isang tao? Siyempre, sa simula, maganda yung pag-iibigan. Pero kahit yung minahal niya, naging monster na, naging halimaw, inaabuso na siya, kinakawawa, binubugbog, hindi siya makaalis. Kasi addict na siya. Kailangan ko ang tao to feel me para niya ako pasayahin. Kailangan ko siya lagi. At pag lagi mong kailangan ng tao, what does it lead to? Possessiveness. And of course, possessiveness is caused by jealousy. Or it brings about further jealousy. Kaya yung mga taong sobrang kailangan ng kapwa, tao seloso. Huwag kang tumingin sa kanya. Huwag kang makikipag-usap doon. Sa akin lang, sa akin lang. Kasi pag nawala ka sa buhay ko, hindi ako mabubuhay. Isang malaking kasinungalingan. Pinanganak nga, wala yung taong yan eh. At kung yung kinahuhumalingan mo ngayon, na-meet mo nung 18 ka o 24, anong ginawa mo bago mo siya na-meet? Hindi ka buhay? Buhay ka noon. Mabubuhay ka before a romance, without a romance, or after a romance. Huwag kayo masyadong nagpapaulol sa mga fantasy ng mga Valentine's cards. No? Kaya ka nagiging dependent sa tao. And when you're always jealous, you become fearful. And because this person, no matter what he does or she does, cannot really give you what you want because what you want does not exist. It's a fantasy. You will always have frustration. Kaya ang saya-saya nitong bride, blushing bride, marching down the aisle para ikasal. After 3 months, nagngangangal-ngal na. Hindi niya maibigay sa akin ang aking pangangailangan. Yun, ang dingiting mo sa tao mo, taga-feel sa iyong pangangailangan. Di ba? Magngangangal-ngal ka sa harap ng lahat. Dahil hindi na-feel ang iyong expectation. It leads to a fruitless and endless search. And it leads to a symbolic hell or evil spirits in your life. Trouble B is about the other person. Remember yung trouble A, kulang ako, punuin mo ako, kailangan kita. Trouble B naman comes when we consider others, especially people close to us, as incomplete and substandard. Daddy, kulang ka. Husband, kulang ka. Kailangan punuin kita. Wala kang utak. Ako ang may utak. Ilalagay ko yung isip ko sa loob ng utak mo. Diba? Wala kang diskarte. Ako meron. Hindi ka marunong. Ako meron. Ito ang lagi natin ginagawa sa mga partner. Ginagawa ng parents sa mga anak. Anak, hindi mo alam kung anong bagay sa'yo. Huwag kang mag-aral niyang arts. Walang pera dyan. Mag-ano ka? Pity. No? Yung marunong pa yung magulang doon sa anak kung ano yung gusto ng anak. No? Lagi natin sabihin, akong nakakalam niyan, hindi ikaw. Ang mga sons and daughters, marunong pa rin sila sa magulang nila. Dapat ganitong palakad ng bahay natin, ganitong palakad ng ating mga pamumuhay, mga kapatid na hindi magkasundo. No? Dahil dapat ganito ka, kamukha kita. Mga magkakaibigan, pag mong kainin niyan, ang kakainin natin, yung gusto ko ang tama. Kulang ka, ako puno, pupunan kita. Another lie. Kasi kung puno ka, puno rin yung kapwa mo. Trouble becomes when we reject them or accept them only partially. Mahal mo lang yung anak mo kung kamukha mo. Mahal mo lang yung anak mo kung yung mga talent niya ay gusto mo. Pag iba na yung talent niya, ayaw mo na siya. So hahanap ka na ibang anak na paborito na kamukha mo. Trouble be when we comes when we fill other people with ourselves. Hindi dapat ganyan ang kulay na isinusuot mo. Dapat ganito. Hindi dapat ganito. Dapat yung standard ko. Now, when we are raising children, that's all right to set standards. Kasi blanco sila, walang kaalam-alam. Pero oras na yung tao na de-develop na yung personality, we allow them to be how God wanted them to be. Kung paano sila nilikha ng Diyos. Kung ano yung talentong ibinigay sa kanila, yun ang dapat natin silang bigyan ng laya na hanapin nila. Yung kanilang buhay doon sa talento, sa hilig, sa galing na ibinigay sa kanila ng Diyos. Trouble becomes when we force them to change to suit our taste. And all of this, major issues happen between husband and wife. Ang pag-aasawa ay isang walang patakarang pagtanggap. Hindi siya isang reformatory institution na iibahin kita. Babaguhin ka ng aking pag-ibig. Sa teleserya lang yon, walang nagbabago. So kung hindi mo gusto yung buong-buong tao, huwag mong pakasalan, inaasahan mong mababago mo. Ngayon kung nagbago siya dahil siya ay naging sumasunod rin sa Diyos, nagkusa, bonus.
Pero hindi mo kayang baguhin ang isang tao. Yung let me change you, let me fill you, let me refit you to fit my fantasy. You know what's wrong with that? There will be domination. Dodominahin mo ang iyong kapwa. Because for you naman na egg, there should be conquest. Therefore, there will be colonization. You colonize the other person's brain with your thoughts. Gusto mo mag-isip siya tulad mo. Gusto mo thoughtful siya sa ganitong bagay. Hindi niya kakalimutan ng ganitong bagay. Esa, hindi siya maalalahanin. Although it's not an excuse, pero generally speaking, di ba, mas mahilig yung mga babaeng makaalala ng mga anniversary, mga birthday, pati sa iksi na mga relasyon ngayon, mansari na lang eh. Kasi baka hindi na makaabot ng anniversary na isang taon. Weeksary, no? Baka mamaya may hoursary pa. So, mas particular talaga yung mga babaeng maalalahanin. Lagi nalang gusto, maalala yan ni husband. Although, mag-effort naman yung mga husband maalala. Pero dapat mong tanggapin na iba ako, iba siya. Maalalahanin ako siya, hindi. Pero may iba siyang katangian. Pag gusto mong baguhin ang kapwa mo para maging kamukha mo, kamutin lahat ang kati mo sa buhay, kung saan siya makati, di ba gagamitin mo lang siya, hindi mo siya tinatanggap bilang tao. And this is the problem in marriage. Because the moment you try to dominate another person, natural instincts will surface. There will be resistance, rejection. There will even be subversion. Laging gustong-gusto mo, ganito siyang oras umuwi. Langing ginagabihan, talaga lang to subvert you para hindi ka makapanaig. Idine-defend kasi nung tao yung kanyang sariling pagkatao. There will be defense. And sometimes there will even be offense. Therefore, warfare. Hell again. Evil spirits plaguing your life. What is the way of Jesus to peace? Accept yourself. Great peace follows when we accept ourselves. It does not mean that we will not improve ourselves. It does not mean that we will allow ourselves and tolerate ourselves to be sinful and to be wrong and to be substandard. But you begin everything by accepting yourself. We become more comfortable with ourselves in relation to others. Kasi buo ako, buo siya. Dapat ganun yung dynamics ng relasyon. Hindi yung kulang ako, punuin mo ko, or kulang ka, pupunuin kita. No, pareho kayong puno. We become more comfortable with ourselves when we are alone. Isa yan talaga sa mga pinakamalulubhang sakit ng maraming Pilipino. Hindi kaya mag-isa. Hindi makakain mag-isa, hindi makalakad mag-isa, hindi maka-enjoy mag-isa. We dread aloneness. And we become like clinging vines. And when you become like a clinging vine, you will choke people around you. Yung laging kailangan, nandito ka, nandito ka, nandito ka. Paano ka mga tao active? May mga gagawin, may mga hinahabol na mga pangarap. Kailangan lagi silang nakapaligid sa'yo para magkaroon ka ng kahulugan. Kailangan maging komportable ka sa sarili mo kahit ka mag-isa. There are times may mga kasama ka, enjoy, but you must also enjoy aloneness. Kasi kung talagang gusto ng Lord na lagi kang may kasama, dapat nilikha kang may mga kakambal, yung kabit-kabit kayo. Yung hindi kayo nagkakahiwa-hiwalay. Di ba pag may pinapanganak pang ang kambal, inooperahan pa natin para magkahiwalay? Dahil mahirap yung may kakambal. E ngayon, kung may kakambal ka emotionally, hindi ka na makainom ng masarap na inumin kung hindi mo kasalo sa iisang straw ang konsino man. Di ba, miserable ka nun. At gagawin mo rin yung taong miserable dahil lagi mo siyang hahanapin, nandiyan ka kasi iinom na ako. Kailangan matuto rin tayo ng healthful aloneness. But when you cannot accept your own self to be your own companion, how can you be a companion to others? Kailangan yun ang sanayin natin. Walang mga tao ngayon, I will enjoy this alone. Kasi yung paghahanap ng kasama ko minsan ang malaking kapahamakan. Kahit sino na lang tuloy na pwedeng sumama, isasama. Para huwag lang mag-isa. Self-acceptance is the foundation of self-love and self-appreciation. Hindi yan masama. Anong sabi ng Panginoong Hesus sa Mark 12:31? Love others as much as you love yourself. No other commandment is more important than this. So we are not being forbidden to love ourselves, but we are only being reminded, yes, love yourself, but in the same way, love others also.
Huwag yung love yourself lang and forget others. At hindi naman love others only and forget yourself. Pareho yun na mali. Irespeto mong kapwa mo, irespeto mo rin ang sarili mo. Hindi naman yung binabastos ka na, ang respeto mo pa. Eh hindi ka na nire-respect. Mahal mo ang sarili mo tulad ng pagmamahal mo sa iba. Why? Because you cannot give what you do not have. How can you understand others when you don't understand yourself? How can you be kind to others when you are not kind to yourself? How can you love others when you don't love yourself? Self-acceptance is the foundation of self-tolerance. At mahirap to be intolerant to your own self. May mga tao, lactose intolerant. Hindi sila pwedeng uminom ng gatas. Eh kung intolerant ka sa sarili mo, yung sarili mo hindi mo matanggap, hindi ka pwedeng mapag-isa, ano mangyayari? And self-acceptance is the foundation of genuine self-forgiveness. Many people cannot forgive others because they also never forgive themselves. So, pinahihirapan nila ang sarili nila, pinahihirapan din nila ang kanilang kapwa. Self-acceptance is the foundation of healthy autonomy. Ang tao dapat, masarap na may kasama, masarap na kasama, pero pwede rin walang kasama. Kasi kasama mo ang Diyos. Kahit kailan, hindi ka pwede mag-isa. Kasi tinitirhan ka ng Espiritu ng Diyos. Kumisan nga, lagi ka may kasama, hindi ka na tuloy magkaroon ng oras sa makipagsarilinan sa iyo ang Diyos, dahil laging may abala. Laging may iba. We should learn healthy autonomy. When we accept ourselves, when we realize our wholeness, we do not excessively depend on and attach to people and things. We socialize, we enter relationships for additional enjoyment, for mutual upliftment, not for dependence. Dapat papasok ka sa relasyon, makikipagnobyo ka, mag-aasawa ka, makikipagkaibigan ka, hindi para ka may sandalan. At hindi rin para meron kang buhatin. Pareho kayong nakatayong mag-isa, nabubuhay, gumagawa ng paraan, naghahanap buhay, nag-aaliw sa sarili, nagpapasaya sa sarili, nagpoproduce sa mga bagay. Tapos, you share for enjoyment. You share for additional happiness and additional joy and pleasure. Pero hindi ka nakikipagrelasyon para kasumandal o sandalan. Nagtutulungan kasi pampadagdag sa buhay. You are a whole wonderful. You are an individual, an autonomous unit. Kita ninyo, bakit sabi nila, marami daw ng mga Pilipino nag-i-enjoy ng close family ties. Bakit daw ang mga communities natin close ang ating mga relationship? Poverty forces us to be close. Siyempre, kailangan mo makisama sa kapitbahay mo dahil pagka nanganganak yung asawa mo sa madaling araw, makikisakay ka sa tricycle ni Mang Tomas. So pagka naglilinis si Mang Tomas, tutulungan mo siya. Ang ganda ng samahan nyo. Pero subukan mo lahat kayo, may kanikanyang tricycle. Ganun ka pa rin kaya ka nice? Nakikisama ka sa neighbor mo, nagpapadala ka ng ulam pag nagluto ka, para pag nagluto din siya, mapadala ka. Pero kung lahat kayo bumabaha sa pagkain sa inyo-inyong mga kusina, will you still be that close? Close sa mga magkakamag-anak, magmano ka sa tiya, mangupo ka. Eh kasi makikitira ka sa kanya pag nag-aral ka ng college. Pero kung may kanikanya kayong bahay, ganun pa rin kaya ka nice? Dapat ganun pa rin nice or better. Doon mo lang malalaman na nice ka talaga. Kasi nice ka hindi dahil lang umaasa ka o sasandal o may kailangan ka sa kanya. Kaya tingnan nyo ang nangyayari sa mga komunidad na yumayaman at umuunlad, nababawasan yung pakikipagkapitbahayan, which is negative. Dapat hindi ganun. Kaya si Aling Junisha ayaw tumira sa Forbes Park. Ang tataas daw ng mga pader, wala daw kapitbahay. Siyempre kasi hindi mo naman kailangan ng neighbor mo. May kotse ka, may pangangailangan ka, may sarili kang gym, may sarili kang ganito, may mga katulong ka. You don't need to be nice to your neighbors. But poverty requires you to be nice. Poverty makes people stick to each other. Now, translate that to emotional poverty. When you're emotionally poor, you always want people around, you would cling because you need and you want help. Kaya dapat mapayaman mo yung sarili mo emotionally to the point na, I don't need you to live, but I want you to be around because I have a lot of love to give to you and because you are nice and I enjoy your presence. Pero hindi dahil hindi ko po maiwan ang asawa ko kasi wala po akong hanap buhay. So kung meron ka pala, iniwan mo na matagal na, no? So hindi ka lang nandyan dahil love mo siya kasi nakasandal ka.
So ina-advise ko nga kahit sa mga babae, magnegosyo kayo, maghanap buhay kayo, para kung talagang hindi nyo matiis, binubusan kayo ng kumukulong tubig, pinapakuan kayo sa inyong bungo, ginagapos kayo sa langgaman, eh malayasan nyo. Eh hindi ako makalayas dahil wala akong kakainin, wala akong gagasin, so hindi mo lang kanaan dahil mahal mo, kasi dependent ka. At kung economically, dapat autonomous ang tao, dapat autonomous ka rin emotionally. Hindi ibig sabihin, magpapader ka na, hihiwalay ka na dahil hindi mo na kailangan. Pero pagka hindi mo kailangan yung neighbor mo, tas hindi ka pa rin nagpader, nakikipagmabutihan ka pa rin, ibig sabihin, genuine. Yung pakikipagmabutihan mo, walang ulterior motive. Kaya sobra ang pakikisama system natin sa Pilipinas, kasi umaasa tayo sa kapwa. Kaya tingnan nyo yung mga financially independent, hindi na masyadong nakikisama. Kasi hindi ka na nila kailangan. Pero hindi yun ang dapat mangyari. Hindi kita kailangan, pero nakikisama pa rin ako sa iyo kasi nice ako talaga at nice ka rin naman at mas masarap yung buhay na magkakasama tayo. Yun yung si Adan eh, it's not good to be alone. Pero pwedeng alone. In other words, people are additions to our happiness, not a wall to lean on. Huwag yung titingnan yung mga asawa, kamag-anak na nandyan lang kasi dapat kong asahan. Strive to be autonomous. At saka yung mga asawang babae na walang income, pero tumanda na kayo, nagka-losyang-losyang sa pagtatrabaho sa bahay, ang totoo niyan, dapat binibigyan kayo ng allowance ng asawa niyo na inyo talaga. Di ba? May allowance sa mga bata, ba't ang wife walang allowance? Ang ibinibigyan mo, pamalengke. That's for all. Eh yung siya, paano? Di ba? Tapos birthday niya, re-regaluhan mo pa ng magandang kaldero para maipagluto ka na naman niya ng masarap. Bibigyan mo ng kala, ng refrigerator. Ang wife, pang nire-regaluhan, yung pang kanya, hindi yung pang lahat. Kasi regalo mo rin sa sarili mo yun eh, kung kalan. Diba? Kailangan yung pangkanya. At kung sasabihin, ako naghahanap buhay, subukan yung mga wives, so kayong gumawa sa bahay. Kung may isuot yung mga asawa nyo pagpasok sa opisina, kung may dat ng pagkain, siya ang magbayad ng mga Meralco, pumila sa mga bayarin na tubig, subukan nyo. Kaya dapat yung mga wives, may sariling allowance yan. Para hindi naman kung bigla gusto kayong layasan, iwalang pamasahe. Gusto magpakamatay, hindi makabili ng lason. Kasi talagang walang kapera-pera. You should strive to be autonomous. So that you say, husband, I stay because I like, not because I need you. Not because I depend on you. It's a distorted kind of relationship. So poverty reduces people. Emotional poverty also reduces people. Kaya dapat pinapaunlad mo yung buhay mo economically, pinapaunlad mo yung buhay mo emotionally, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa kasi nilikha ka ng Diyos buo. Tingnan niyo yung babae na nakapanayam ng Panginoon sa balon. Paboritong-paboritong yung karakter na to kasi yung buhay niya talagang tayo yun eh. John 4, 15-18. Matapos makausap ng Panginoon ng babaeng ito, sinabi ni Lord, alam mo, kung hihingi ka lang sa akin ng living water, bibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw pa. The woman said to him, Sir, give me this living water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. He told her, Go, call your husband and come back. I have no husband. She replied. Jesus said to her, You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had five husbands, and the man you now have is not your husband. What you have said is quite true. Bakit inungkat ng Panginoon yung tungkol dito sa mga lalaki sa buhay ng babaeng ito? Kasi sabi ng babae, bigyan niyo po ako ng living water, yung hindi na ako mauuhaw uli. I want this living water so I won't have to be thirsty again. So the Lord had to tell her what she did not need. The point Jesus was making, the woman had been deceived into believing that she was incomplete and that she needed men to complete her. Sabi niya, gusto mo maging complete? O, tanggalin muna natin yung mga abala sa utak mo. Tawagin mo yung asawa mo. Yung wala po ako asawa. Tama ka. Kasi yung limang lalaki nagdanas sa buhay mo, hindi mo mga asawa. At yung lalaki ngayong nasa buhay mo, hindi mo rin asawa. Bakit ang dami mong lalaki sa buhay? Kasi akala mo, hindi ka mabubuhay nang walang lalaki. Kaya nakaka-anim ka na. 30 years from now, siguro magiging apat na po na yan.
Hanggang kaya siguro ng naturalesa mo, dadami pa yan ang dadami hanggang magkalasog-lasog ka na, tapos mamamatay ka na lang, hindi mo pa nakita yung hinahanap mo kasi akala mo makikita mo sa romance. Sabi niya, ang tunay na kailangan mo, nasa kalooban mo lang, kailangan mo ma-rediscover dahil yung tubig na yun, nasa loob mo, bukal. Tanggalin mo yung bara para bumalong, lumabas yung tubig, at hindi ka na mauuhaw kahit kailan. Huwag kang umigib kung kani-kaninong balon, sumalok kung saan sa ang ilog, kasi lagi ka lang mauuhaw. Because you think that you need people to fill you, it leads to addiction, and it becomes hell. Iba-iba lang tayo ng mga addiction. Yung ibang addiction nila, bag. Umaapaw na yung bahay nila, wala ka na matulugan sa dami ng bag ni Mrs. Huh? Hindi na sila makapamili ng masarap na pagkain dahil puro bag. Kung pwede lang saan ang isigang, iihaw, ilagay ang mga bag na yan. Busog pati kapit bahay. Iba-iba lang. Si Mr. naman, kumisan ng addiction, kung barel o belt o pumada. No? Kung ano man yun. Kanya-kanya tayo ng mga addiction. There's a sense of incompleteness. An addiction to things and to props and to money. Luke 12:15, then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." Kaya alam nyo, ang buhay, hindi yan pinupuno ng mga ari-arian. At yung possessions na yan, bagay man o tao, tulad ng babae na to, nakaka-anim na ng asawa. Sabi, hindi yan ang buhay. People get deceived that they need many things to be whole. Kaya may mga kolektor, kolekta. Pag tumanda naman, hindi malaman kung ano ipapamana. Kaya kailangan branded signature accessories. Kailangan expensive bag and shoes. Estudyante, wala pang trabaho. Ang gusto pa yung cellphone, yung ang mahal-mahal, yung may lumalabas na bread toaster. Anak, wala ka pang kita. Ang yabang-yabang mo na. Tapos yung kayabangan mo, mga estudyante rin tulad mong wala rin kita. Ba't mo kailangan yan? Para kasikat? Marami mga tao, kailangan mo nila bahay. Kailangan ganda-gandang bahay. Napunta na sa bahay lahat ang kinita. Wala nang pinuntahang iba o kotse. O kumisan naman, hindi ka masaya sa height mo. Talaga naman kahit na madapa ka na, high heels. Kulang pa yung heels doon sa takong, kailangan lang yung pa na mag-heels sa toes, kaya talaga nakatungtong ka na halos sa isang hollow blocks. Hindi ka na makalakad. Yung iba talaga hindi kontento sa ilong nila, kailangan taasan, kailangan kitiran, kailangan bawasan ang panga, kailangan bawasan ang baba, kailangan liitan ng mata, etc., etc. Laging kulang. Sign that you don't accept yourself. Ayun, hindi naman masama yung up to a point, a little improvement here and there, pero nanganib na yung buhay mo at namatay ka na sa operating table dahil bina-vacuum ang mga body parts mo. Parang dangerous na yun. Ano sabi ni sa 1 Peter 3, 3-4? Don't depend on things like fancy hairdos or gold jewelry or expensive clothes to make you look beautiful. Kita nyo yung look. Actually, hindi ka beautiful, you only look beautiful. Sabi niya, be beautiful in your heart by being gentle and quiet. This kind of beauty will last and God considers it very special. O huwag niyo namang lihim tanggalin yung mga baon-baon yung hikaw. Hindi naman masamang maglagay, pero sabi, huwag niyong iasa ang kagandahan niyo dyan sa mga yan. Kayo, maganda na yung karakter nyo, meron pa kayong konting pampa-enhance, nice. Pero kung nagiging mitsan na ng inyong buhay, ang hirap-hirap magbayad at hulugan, titigilan nyo ang mga kahangalan na yan. Saan ganun? Alam nyo ang tunay na magandang babae, sabi, yung mabini, yung banayad at tahimik. So anong tawag sa mga madadaldal at maiingay na babae? Bahala kayo. Di ba? Sabi, ang kagandahan niya nandyan, yung matining ang loob, matibay ang loob, maganda ang kalooban. Yan ang gandang pinapahalagahan ng Diyos at yan ang gandang hindi kumukupas, hindi nai-snatch, hindi nananakaw at hindi huhulugan sa bumbay. Sabi, kailangan ganyan at tinitingnan mong beauty. Timpladong katahimikan. 1 Timothy 6:8-10, "So we should be satisfied just to have food and clothes." Ibig sabihin, we should be satisfied with basic things. People who want to be rich fall into all sorts of temptations and traps.
Yung rich pwede niyong palitan ng people who want to be beautiful or sexy or fairy white, o kaya people who want to be tan. Lahat ng gusto niyong palitan sa inyong sarili fall into all sorts of temptations and traps. They are caught by foolish and harmful desires that drag them down and destroy them. The love of money, or you might say the love of other props, the love of cosmetic surgery, causes all kinds of trouble. Some people want money so much that they have given up their faith and caused themselves a lot of pain. Kung kailangan, tanggapin mo yung sarili mo. Kung may konti ka lang ma-improve na hindi sobrang magastos, hindi dangerous to your health at easy to maintain, pwede. Pero kung magiging pasanin mo sa buhay, yung sa dami ng operasyon mo sa mukha, tawang-tawa ka na sa mo pa. Kasi hindi ka makatawa dahil mapipilas yung pisngi mo, parang kawawa ka naman. Diba? Yung hindi ka na makahinga dahil sobrang diliitan na yung butas ng ilong mo. Dati isang hinga mo lang kahit 1 week na oxygen, nasa lungs mo na. Ngayon, hirap na hirap kang suminghap. Para ka ng bisugo na tinanggal sa tubig, ang hirap naman nun. Diba? So dapat yung easy to maintain. Huwag niyo kung ano-ano pinaglalagay mo sa loob ng katawan mo, tapos pagka lumilindo, lumilipat-lipat kung saan-saan, nakakaiba-iba korte ng katawan mo. Tapos, wala namang maawa sa'yo. Ang totoo, halos walang maawa, although kawawa. Kasi alam niyo yung iba kung madinaawa, inggit. Kasi naglagay ka, nadaig mo sila kahit sandali lang, kaya ikikriticize ka. Kung gumanda ka naman bigla na gano'n, pag-uusapan ko, hindi naman ganyan ang itsura niya. Tingnan mo yung litrato niya noong high school. Yung ilalagay pa sa Facebook, yung litrato mo talaga noong high school. Bistong-bisto ka na parang airport tarmac talaga yung ilong mo noon. So, maawa sa sarili. You know? Do not make and do not allow people to think that they are incomplete and that they need you to be whole. So una, huwag mong papaniwalain ang sarili mo na kulang at kailangan mong iba para to be whole. Yung iba, sobrang pinapamiserable na yung mga unmarried people. Akala nila ang complete lang yung married. Di pa na yung unmarried? Kabyak? Kaputol? Kaya yung kabyak, dinedefine natin yung sa kasal, kabyak ng partnership. Hindi siya isang kabyak na tao. Buong tao siya, may asawa siya o wala. Pero sumasali siya sa isang partnership kung saan siya nagiging kabyak ng partnership na yon. Which is God glorifying and which to most people is suited and nice. But not for all. So pagka pinresyo nyo ang inyong sarili, mga kapatid, na laging punuin kayang sarili nyo dahil sa sinasabi ng mundo, sinasabi ng advertising, sinasabi ng mga kung sino-sino, this will pressure and tire you. Pagka rin meron kayong laging pinasandal sa sarili nyo, di hindi na kayo makakapahinga. This will disempower them also. Kaya yung mga hindi makakain habang wala yung husband, bakit dala ba niya ang lalamunan mo? Diba? Yung ano yan eh, blackmail para umuwi ka sa oras. Which is good, nag-asawa ka rin lang, uwiin mo na maaga para sabay kayo. Pero hindi naman yung talagang nakaabang doon at may kandila pa to make you feel guilty dahil wala ka pa. Paano kung talagang wala ka pa, may kailangan kang gawin? Minsan yan, mga blackmail na lang eh, no? Minsan, ang sarap siyempre nung family, kumakain lagi sabay-sabay, very ideal, parang sine. Pero sa tunay na buhay, siyempre may nata-traffic, may nag-o-overtime, merong may kailangan gawin. It can be very oppressive pag langing gusto niyo yung mga ganun seremonya. Masarap yun paminsan-minsan at pag natural at likas. Pero pag pilit na, it becomes oppressive. Pag langing ganun ang pamamalakad mo sa iyong pamilya, anong gusto ng mga anak mo lahat? Makawala, mag-asawa ng maaga, tumakas, para lumaya. Kasi maraming opresyon. So, parents, spouses, do not drill into people's minds that they are incomplete, that they are defective or unfit or ugly or poor. Alam nyo kung sino gumagawa nun? Advertising. Hindi dapat ginagawa yun ng magulang. Kulang ka, kailangan mo itong produkto namin. Kay mga magulang, ganito lang ang grade mo, ganyan lang ang grade mo. Kung nakikita nyo that they're doing their best, meron sila sigurong ibang kakayanan. Huwag silang paghanapan ng wala sa kanila. So, to have peace, accept others. Romans 15:7, accept one another just as Christ accepted you. Kung paano ko tinanggap ng Diyos, warts and all, walang patakaran, buong pagtanggap, ganun daw ang gawin mong pagtanggap sa kapwa.
But instead of accepting others, we insist on reforming them. It's God's work, not our work. And we reject them when they don't comply with our specifications. Kaya marami mga tao, lumalaki sila emotionally sick because their own parents reject them. They are compared with another sister or a cousin or a classmate or a neighbor and they feel rejected. And once rejected, people also tend to reject others because they become defensive. Kaya ang dami mga tao emotionally poor. Kaya yung mga nare-reject na ganyan, meron lang isang magpakita ng konting kabaita na regaluhan ng chok ng tatlong araw na sunod-sunod, na in love na. Papano? Uhaw na uhaw sa acceptance. Bakit yung mga maraming mga anak na huhumaling sa mga kabarkada? Because they are accepted. Madalas naman kasi yung basis ng acceptance nila, mali, no? Kahit ano na lang, mas baliw ka nga, mas accepted ka, mas sikat ka. That's a wrong kind of acceptance. But nevertheless, what does it tell us? Our kids want to be accepted. Kaya ayaw umuwi. Gabi na, kung pwede na lamang nabukas na umuwi. At pag buliwanag, gusto na lumipad at mawala. Maybe they don't feel accepted at home. Kasi gusto mo eh, may anak ka na maiparada sa community, maipagyabang. Hindi mo tanggapin, mahalin, linangin yung anak mo kung ano man siya. 1 Corinthians 7:7, sabi ni Paul, I wish that all men were as I am. But each man has his own gift from God. One has this gift, another has that. Sabi niya, ako lang masusunod. Gusto ko lahat kayo katulad ko eh. Pero, di naman pwede yun. Bawat isa, may kani-kanyang tinanggap sa Diyos na kakayanan. At kung ang Diyos sa kanyang karunungan ay piniling ibigay sa iyo kakayanan A, therefore, wala sa iyo yung kakayanan B, sa iba naman yun ibibigay. Pero pag hinahanap mo yung B kay A, ang gulo ng mundo. The tendency is for us to want to make all others conform to our mold. Kaya marami mga asawa, iniiwan ng asawa nila, kasi hindi nila tinatanggap yung asawa nila kung ano man yung asawa nila. Laging gusto nila maiba. Eh, ganun siya eh. Accept individual and personal differences. At kung hindi ka masaya sa talent ng anak mo, ng asawa mo, ng kapatid mo, accept the other ableness. Lahat ng tao may abilidad, may ability. Kailangan lang tanggapin mo kung ano yung kanya. Huwag mong pilitin na yung anak mong ayaw mag-dentistry ay maging dentist tulad mo. Nagmane siya siguro sa ibang lolo, sa dinami-dami ng lolo at lola sa inyong genetic pool. Hindi naman laging sa'yo lang kukuha yan. Romans 14:1, accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable matters. Here, sabi, accept religious differences. Accept spiritual differences. Not everybody is as mature as you. Not everybody has the same tendencies to apply a biblical verse the same way as you do. Sabi dito sa Romans 14:1, tanggapin ninyo ang yung pagkakaiba-iba maging sa inyong spiritualidad. Hindi pwedeng uniform. Kasi iba-iba nga ang tao, iba-iba ang fingerprint. Romans 12:10, love each other and honor others more than you do yourself. So, find, accept, celebrate, and honor the true, the good, and the beautiful, so to speak, in every person. Bakit hahanapin mo yung iba, yung wala? I-emphasize mo yung napapangitan ka, may maganda sa kanya. Acceptance of others is the foundation of love, of appreciation, tolerance, and even genuine forgiveness. And here we go to the heart of the matter. Yung iba nagtatanong, bakit po nag-forgive na ako pero may pain pa? Bakit nagpatawad na ako pero may habdi, may kirot? You have not forgiven. Probably you have only stopped being hostile. You have stopped the war. Probably you went into a ceasefire. But you have not really forgiven. That's why there's still the pain. You are able to truly forgive only when you truly know and understand and accept the person. Yung hindi, sige, pinapatawad na kita, pero sa mo, siguro nasigawan niya ako kasi gutom siya noon. Kasi mataas ang blood sugar niya. Kasi may monthly period siya. O kasi luka-luka siya. Di ba? Kasi may lahi sila noon. Kasi genetically, ganito sila. Nung naintindihan mo siya,
doon mo ka ngayon huhugot ng pagpapatawad. Pero pag hindi mo naintindihan at hindi mo tinanggap ang kalagayan niya, ceremonial lang yung patawad mo. It's only a cessation of hostilities. It is only a declaration of a ceasefire. But forgiveness, real forgiveness, has no more anger. Well, you can be cautious. Hindi naman ibig sabihin, you forgave, you forgot to be cautious na. You might want to avoid being the victim again because you're cautious, but no ill feelings. Siguro, iiwasan mo na na maulit o mabigyan siya ng chance sa ulitin yun, pero wala ka ng hapdi kasi naunawa. Kaya maraming magulang, kahit ang tingin ng mga ibang tao sa anak nila, kriminal, mahal pa rin nila. Hindi, ang bait-bait ng anak ko. Kasi ipinapanganak pa lang yun, pinaglilihi pa lang, tinanggap na talaga nung ina ko yung buong-buong pagkataon ng anak. Kaya pagkahalimbawa, ang sungit-sungit ng anak, eh kasi alam nyo nung bata, nahulog yan sa duyan. Nahulog lang, naging ganyan. Eh, galing sa 7th floor. Ah, okay. So, naintindihan ko yung anak ko. So, intindihin nyo. Kaya walang, hindi halos maubos ang pagpapatawad ng magulang sa anak kasi iniintindi. Kasi tinatanggap. So, kung may papatawarin kayo, huwag lang sabihin, o sige, papatawarin na kita, tama na, tigil na. Unawain niyo yung buong dahilan kung ba't niya nagawa yung nagawa niya. At pag naunawa niyo yun, baka maawa pa kayo, mamahalin niyo pa. Ganun ang pagpapatawad ng Diyos. Dahil kilala tayo ng Diyos, alam niya yung genetic makeup natin, alam niya yung emotional and chemical situation ng buhay natin the moment that we run short of God's glory. That's why God understands, God forgives, and God loves. Kaya ang sabi, as God forgives you, you forgive one another. Para hindi yung nagpatawad ka kunwari, pero may dala ka pa rin dito, nakabaon. Pagka nakante, pagka na-provoke, lumalabas uli. Kasi hindi nang unawa. That is why many people forgive, yet remain angry. There is no acceptance of the other person. Therefore, no forgiveness. Therefore, no peace. Ang tunay na pagpapatawad, nangyayari lang pagka tinanggap mo at doon ka lang nakakaroon ng tunay na kapayapaan. How does that happen? How to get on the Jesus way of peace through acceptance of self and others? Now, this teaching is not easy to understand or follow. It takes a new mindset to appreciate and obey this. Hindi ka makakapagpatawad, hindi ka makakatanggap ng kapwa hanggang hindi mo iniiba ang korte ng iyong utak. So how do you get God's peace? Through acceptance of yourself and others, change your mind. It happens in the mind. Change the way you think. Change your principles and lifestyle. Romans 12:2, let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. You want to be able to forgive? Change the way you think about the person. Change the way you think about yourself. Change the way you think about what proper is and what it is not. Change the way you think about your expectations. Accept the person as you would accept yourself. Then you will begin to understand and you will have the power to forgive because it comes from deep understanding. Anong reaction ng mga tao nun kay Jesus sa kanyang mga turo na to? Pinoy, tinuturo niya, love your enemy, feed your enemy, forgive. Mark 1:27, the people were so amazed that they asked each other, what is this? A new teaching and with authority. Ya, iba to ah. Kakaiba. Eh, libong taon na yung reliyon nila, hindi naman sila natahimik. Kaya sabi niya, iba to. May kapangyarihan ang kanyang mga sinasabi. It's a new way of thinking. That's why it's a new testament. That's why it's a new covenant. Matthew 18:3, and He said, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. So you might want to apply that to eternal security and salvation and exemption from hell. Apply it as much as you want. But I suggest that you also apply it this way, that unless you begin to think in a new way, you will never enjoy heaven on earth. You will never have paradise. You will never have peace. If you insisted on thinking the old way, you can never have the peace that Jesus wants you because it is a new arrangement, a new idea that requires a new mindset. To have heaven, peace, contentment, rest, one has to be a child again.
One has to restart from the beginning. One has to be reprogrammed. In a manner of speaking, one has to be born again. To rediscover, revive, and nourish God's reign in his or her heart. Kailangan madiskubre mo uli yung sarili mo na oo nga pala, doon sa kalob-looban ko, ako isang buong tao. Nilikha sa wangis ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos ay nalanahan sa akin. Ba't kailangan kong humanap ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng kasiyahan sa iba? Kailangan munang pumasok ako sa loob ko. I must travel into me, discover what God has placed there, nourish it, and let it sustain me. And when I'm already overflowing with love and kindness and goodness, because I've already known and accepted myself, and I know God is in me, then I will socialize with people, I will relate with people, because in that case, I will be full of kindness, not just full of wicked expectations. That I am full, and the other person is full, and I respect his fullness, and we're together to have a better life, because together, we can make a beautiful world. But I will not intrude into and colonize this world to make it beautiful in my terms. Pagkang ganun ang iyong asal, people will love to have you around. And you will love to be around people. So change your mind unto peace and restfulness. Matthew 11:28-30. Sabi ni Lord, come to me, all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Pagod na kayo? Pagod na ang puso nyo? Pagod na kayo magalit? Pagod na kayo magsikap magpatawad? Pagod na kayo na matahimik ang buhay nyo? Pagod na kayo sa paghahanap ng mga pangarap nyong pag naabot nyo ay biglang naglalahong parang bula? You're tired of chasing rainbows? You're tired of repairing all the broken toys in your life which never get fixed? Come to me. I'll give you rest. Learn from me. For I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your souls. So you don't learn from others. Don't learn from other isms and ideas and philosophies. Learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. So, paano malalaman kung galing kay Jesus? Magaan. Hindi mahirap sa loob. Kahit hirap yung katawan mo sa pagsunod, hindi hirap ang loob mo. Magaan. The kingdom of God is restful, easy, and light. So, peace, restfulness equals heaven on earth. And it is in accepting yourself and others. Habang hindi mo tinatanggap ang anak mo, asawa mo, magulang mo, kapatid mo, lagi kayo magtutunggali. Lagi kayong magko-contest. Mag-uunahan kayo kung sinong masusunod, kung sinong mananalo, kung sinong mananaig. Stressful yan. Hindi ganyan ang buhay. When you accept yourself, you relax. You become less demanding and suffocating. And you become nicer and more open, more accepting. And when you accept others, you also relax. You become less intrusive, less judgmental and demanding. You become more forgiving. And they too relax. Everybody relaxes. Masaya ang buhay. Deep and real forgiveness comes from unconditional acceptance and understanding. Change your mind and this can happen. Kaya kami problema sa asawa mo, may iniisip ka, hindi yun ang natutupad. May iniisip din siya, hindi yun ang natutupad. So, ba't di nyo nalang palitan ang iniisip nyo? Kasi hindi nyo naman kayang palitan yung asawa nyo. Hindi nyo naman kayang palitan ang pagkatao niya. Palitan nyo nalang yung iniisip nyo. Hindi sasaya kayo. Kaya ang sabi ng anghel, peace on whom God's favor rests. Kaya sinabi natin kanina, peace is not for everyone. Peace is not for the whole world. Well, it is efficient for all. Or sufficient for all, rather, it is efficient only for those who would appropriate it, those who would accept it and live by it. Ang kapayapaan ay hindi para sa lahat. Ito'y para lang doon sa willing na baguhin ang kanilang pamamaraan ng pag-iisip, baguhin ang style nila sa buhay, tanggapin ang mga sarili nila and improve from there, tanggapin ang kapwa nila, hanapin kung ano yung totoo, maganda at kaibig-ibig sa kapwa, contribute goodness to others, but do not colonize their minds, then there will be peace on earth. Ano mga kapatid, ang hindi nyo matanggap tungkol sa sarili nyo?
hanggang ngayon. Tanggapin nyo na, huwag kayong tatayo dyan, hindi nyo pa tinatanggap, kasi sayang naman ang pagod na lalamunan ko dito. Diba? Kailangan tanggapin nyo yan, kasi sayang din na magiging pagod nyo noong araw, at patuloy pa magiging pagod nyo habang buhay, itinatago nyo yung kung anong totoo sa buhay nyo, ba't di kayo magpakatotoo? Diba? Yung, lalo kung may edad na, huwag na kayo masyadong magkapal ng foundation, lagi nahahalata kasi pagtawa nyo, nagkakrak-krak dito, para kayong mariones. Diba? Yung manipis na lang. Ganun talaga tumatanda ang tao. Diba? Alam nga namang tumanda ka, mukha ka manyika. Mapagkakamalang kang mangkukulam. Dahil pati hindi tumatanda ang itsura mo, tanggapin nyo lahat yun. Accept the force of gravity. It rules us all. So, natural lang yun. Tanggapin nyo yan. Yung mga asawa nyo, tanggapin nyo talagang lumalaki na ang tiyan ni Mister. Diba? Pagka naman lumiliit yung tiyan niya, ninenervyos kayo, baka may nililigaw ang iba. Yung tanggapin niyo yung anak niyo, what about you? Can't you accept? Accept it. Kasi yan tayo eh. Para kayo matahimik. Now, if you want to improve, improve. Now, accept everyone else around you. Gusto nila mag-improve? Pwede siguro kayo mag-suggest, magbigay ng konting mga clues how you might want to contribute to that growth, but don't impose. Huwag niyong pilitin. Bigyan niyo siya ng space niya, ng time niya, para hindi kayo layasan at layuan. Kasi ang tendency ng tao, pag kinocolonize natin yung brain nila, gusto nilang lumayo. Kaya maraming maaga nag-aasawa, walang kamalay-malay yung magulang, gusto lang pala talang takasan ng anak nila. Hindi lang maamin. Kasi nadodomina. Napipilipit sila yung nawawalan sila ng pagkatao, ginagawa sila mga manika. Ginagawa sila mga puppet. Kailangan palayain mo ang kapwa mo. Kahit mo siya pakain, kahit mo siya dependent. Dahil lahat naman tayo, pakain lang ng Diyos. No? Talagang lahat naman ng mabubuting bagay sa Diyos din ang gagaling. So, dapat I volunteer to accept you. Hindi yung you must accept me. Baligtad yun, ha? Yung pagtanggap sa kapwa, binovolunteer mo yun. But you don't demand to be accepted. Dahil pag i-demand mo, i-demand din niya, magkakagulo uli ang mundo. That is to be volunteered. And what is important, tanggapin natin ang mga katotohanan, baguhin yung mga pwedeng mabago, improve nyo, hindi yung pwedeng ma-improve, pero yung talagang nandyan na, live with it and learn to be happy with it. And also with your loved ones. Ama namin sa Diyos, sa langit, aming Diyos, salamat po dahil tinatanggap nyo kami. Salamat dahil nilikha nyo kami na wonderful, not to our credit but to yours. Salamat nyo likha nyo kami, Lord, na great. Because you're a great God and we are in your image, therefore there must be greatness in us. Turuan mo kaming mahanap yun, ma-celebrate yun, at tulungan mo rin kaming mahanap yun sa kapwa namin at ma-celebrate din namin yun. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa mga personal application na ating mga pinag-aralan. At sa ilang sandali, take your time. Pag-isipan, ano nga bang mga dapat ko talagang tanggapin? At yung mga pwede kong baguhin para baguhin, di mabago. Don't demand others to change. Pray for them, inspire them, and they should change on their own as God enables them. Dear Lord, speak to us, enlighten us. Let's be alone with the Lord, some silence, and rise from your seat later on, freed from all of this needless oppression, so that we can enjoy life and we can be enjoyable companions to others.